Hello everyone! Kumusta kamusta sa inyo nga lahat dyan? Kumusta sa mga tao ngayon na busy sa kanilang araw-araw na gawain? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Dito naman ako ngayon, isishare ko sa inyo kung ano man yung aking gaganapan sa aking tindahan at sa mga araw-araw kong gawain. At sa mga isishare ko rin sa inyo ang aking mga ideas sa araw-araw na ginagawa ko sa tindahan kong maliit kong sari-sari store. Ako nga pala si Len. Ano ko sa inyo yung mga konti ko ding mga experience tungkol sa pagpatatak ko ng maliit na sari-sari store. Ang i-share ko sa inyo ngayon guys, yung tungkol po sa paano natin maiwasan yung ating paninda ng mga expiration. Kasi kadalasan sa atin yung mga yung may sari-sari store at yung gusto pang magkaroon ng sari-sari store, isa sa mga hindi natin maiwasan is yung mga expiry. Kasi minsan sa kabisihan natin, hindi na natin yun mapapansin yung mga produkto natin na yun pala na expire na. Ina nangyari din yan sa akin guys, dati yung bago pa lang ako nag-umpisa dito sa tindahan ko, hindi ko napansin yung mga produkto ko na na-expire na pala. Doon ko lang na nung one time na may customer na binalik sa akin, dalawang condense, sabi nila expire na. Siyempre nabuksan na nila yun. At saka hindi na yun, kung sa ahente yun o sa panel yun nabili, pwede pa nilang palitan yun. Sa akin, yung ibang mga paninda ko, hindi sa panel kasi nga, yung panel dito dumadaan twice a month lang. Minsan naubusan ako ng stock, so mapilitan akong bumili doon sa may mall or lungsod sa amin tawag dito. Kaya pag may mga expiry na, hindi ko mapapalitan dahil nga pag doon sa tindahan mo na binili yung mga wholesaler, mahirap nang magpapalit. Ang dami pa nilang mga kung ano-anong kailangang itanong or gawain ng tagal pa. So wala na yun yung na-expiry. At bukod pa doon, siyempre nahiya din tayo doon sa customer na binalik yung produkto natin na expire. Baka sabihin nila yung paninda natin is maraming luma o mga expiry. So may tendency na hindi na sila babalik. So sayang din yung customer na yun. So ngayon guys, ang ginawa ko para hindi na ako maabutan ng expiry, every time na nagpo-purchase ako ng mga items or produkto, isiniparate ko muna guys. Tapos yung mga luma kong produkto, tinitingnan ko muna, chine-checking ko lang, tinitiis at pinagtiyagaan ko yung i-checking, lalong-lalo na yung mga dilata or mga produktong madali lang mag-expire na, yung mga gatas. So kailangan mo yung i-checking sa likod yung mga expiry date. So yun yung ilagay ko sa pinakaunahan para yun yung maunang mabenta. Tapos yung mga bago kong nabili, yun yung ilagay ko sa pinakalikuran kasi yung mga iba doon. At pero tinitingnan ko pa rin yung mga binili kong bago kasi minsan kahit nabili mo yan sa tindahan, hindi mo rin alam yan na malapit na din palang mag-expire. So doon sa tindahan palang bago mo binili, tingnan mo na rin yung sa likod yung mga expiry date nila para at least maiwasan natin. Kasi sayang din yung mga ganung bagay na wala, magkano lang yung tubo mo doon tapos na-expire na lang yung ilang piraso. Kaya yun guys, ang ginagawa ko ngayon, every time na nagpo-purchase ako ng mga produkto, chine-checking ko muna. Tapos yung mga luma, ayun, i-segregate ko siya para at least yun yung mga ma-purse out. Kumbaga purse out yung mga lumang items.
Kaya yun, sa ngayon, na-minimize ko na yung mga expiry kasi sayang din. Ay, yung mga basic, mga alak or mga sobrings, okay lang yun kasi hindi naman yan ang expire kasi mayroon din namang mga ano, produkto natin matagal ma-expire yun, yung mga ibang bagay. Yun lang yung mga madadaling mga expire, yung mga dilata or whatever dyan na mga gatas, yun. Yun yung mga expire, mga coffee, yan, may expiry date din yan. So, yun ang madadaling ano, yun ang iuunahin guys para at least matingnan mo kung alin doon yung pwede mong unang ilabas para maiwasan mo yung mga expiration. Kaya, ayun guys, yun lang yung ngayon ang isishare ko muna. Maraming salamat guys sa pagpanood nyo sa akin at saka thank you so much. God bless us. At saka, please guys, don't forget to click my subscribe button guys for the next video. Thank you so much. And ingat kayong lahat dyan.